social media nito. Ang daming nagagalit sa akin. Pakialamin ng pari yan! Ilan bang pari ngayon? Bro? Tatlo lang? Dalawa? Check mo natin. Si Father Ilel? Bitos Father Ilel? Si Father Cromwell, no? Salamat po tayo. At sana... Ha? Dinadamay mo ako! Si Father Frogs. Father Frogs. No? At si Father... Dito ba si Father Ilel? No? So, palikura lang sa nanay, no? So, the whole morning is catechism po. Bakit important ang catechism? Kasi marami tayong mga nasagap na mga kaalaman, pero hindi galing sa simbahan. Hindi galing sa inang simbahan natin. Kaya nga, pinopromote ko sa inyo na magbasa sa Catechism of the Catholic Church. Magbasa sa salita ng Diyos. Yan ang pinaka-importante dahil busy-busy tayo eh. Diba? Alam nyo, totoo ito, marami kami mga experiences, nakikinig lang, maraming pinagaling. Totoo yan. No? So, pinaka-importante ang Catechism. Dahil marami tayong mga superstitious belief, non-Catholic beliefs. Totoo hindi? Non-Catholic practices. I-renounce yun eh. Nandyan yan sa ritual sa aklat ni Father Sikia. Kaya pala, kahit nagsasamba tayo, magulo yung isip natin. Kahit lagi tayong nag-rosaryo every nay, pero bakit magulo yung buhay ko? Dahil may entry points ang ating kaaway. Una, ang ating kasalanan. Kaya nga, may sacrament of confession. Amen? Amen. Kahapon, pumunta ako sa kay Ate Nunet, may Marian pilgrimages kami October. So, pupunta kami sa Europe, sa Italy, sa Portugal, sa Our Lady of Fatima, sa Our Lady of Lourdes, sa France, at sa isa, sa Spain, sa mga lugar na nandun yung mga apostoles, no? At sa mga apparitions, sa official apparitions sa Malagarhen. No? Kailangan yung devotion natin sa Malagarhen, official ha, hindi non-official. Dahil yung demonyo, grabe, master of deception po. So, non-Catholic beliefs, i-renounce natin. Non-Catholic practices, i-renounce natin. Yun po ang pinaka-importante. Dahil, kung hindi natin alam, yun, ang entry point sa ating kaaway. Totoo na mayroon tayong kaaway. No, hindi naman tao yung kaaway natin. Kundi, ang demonyo. So, ngayon ay mag-exercise po dito. Solid exorcism. Bakit? Totoo na may demonyo. No? Si Kristo nga ay nagpalayas ng demonyo. Marami ngayon na natatakot sa kaaway natin. Paano natin matalo yung kaaway natin kung hindi tayo wala tayong study about them. Diba? So, may sa seminaryo, wala lang subject na demonology. Wala lang. Angelology, wala na rin. No, nakuha na ko yan. Parang mga liberal theologian lang ang dinidiscuss. Kaya after sa ordination, liberal yung mga pari. No, yung mga basic knowledge ay hindi na natin na ibahagi sa mga tao. So, kailangan, let us go back to the basic.
to the Catechism of the Catholic Church. Dahil malinaw na malinaw sa Ebanghelyo, sabi ni Kristo, yung sinasabi ko sa inyo ay hindi akin. Amen? Ang sinasabi ko sa inyo ay hindi akin. Galing sa aking Ama. So ngayon, ang tanong natin sa at bawat isa, yung prinsipyo mo galing ba sa Ama? Yung prinsipyo mo galing ba sa simbahan? No. Ito po ay maganda yung reflection ko. Akin ito. Walang lagayo. Galing sa atin. Yung kasalanan lang natin ang sariling atin. No. Yung talent natin, yung brilliance natin, yung talino natin ay hindi yan atin. Galing yan sa Diyos. Amen? So, yung healing secondary lang po. No, kung pumunta ka dito for the sake of healing alone, you miss the important point. Ang pinaka-importante, hindi healing. Hindi din liberation from the evil spirit. Importante din yan, pero in hierarchy of importance, ang pinaka-importante na bago na yung pananaw mo sa buhay. Para saan? Kung gumaling ka nga, pero hindi ka naman ang umpisal. Di ba? Para saan? Na gumaling ka nga, pero wala ka namang simba. Paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan. Kung bago yung damit mo. Then, hindi natin alam sino yung pinupuntahan natin sa simbahan. Hindi pare ang pinuntahan nyo sa simbahan, kundi ang tinapay galing sa langit. Sabi, no? Ang makapagbigay lang sa tinapay na galing sa langit ang ating kapalian. Go to your priest. At ang pari lang ang makapagtawad ng mga kasalanan natin. So, mahalin nyo doble yung mga pari ninyo. Kahit tao lang kami, ang Diyos, ang laki ng tiwala ng Diyos sa lahat ng kaparian sa buong mundo. Amen! Yes. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes. Let us give praise to the Lord. Pakpak tayo sa itong Panginoon. Amen! Yes. God is good! All the time! Sigaw ko ng God is good at sagutin nyo, grabe! All the time, siempre. God is good! Grabe! All the time! Siempre! Bigyan natin ang papuri ang Diyos. From time to time, may bago tayong segment sa YouTube channel natin, pwede kayong makapagtanong sa akin personal. So, from time to time, mag-live ako sa YouTube channel. No? So, kanina may nagtanong sa akin, Father, walang findings sa doktor, walang diagnosis sa doktor, malayo kami from Jensen. No? Anong gawin namin, Father? No? So, ang sabi ko sa kanila, go to Jesus. Go to Jesus. Period. How? Diba? Paano? Through the sacraments. No? Dahil, ano nangyari sa atin? Lack tayo sa pananampalataya eh. Kulang tayo sa pananampalataya natin kay Kristo. Lagi yan inuulit ni Kristo sa kanyang mga apostol. Ang liit ng pananampalataya ninyo. Totoo hindi? Narinig nyo bang ebanghelyo na yan? So, ngayon, anong gusto ni Kristo? Increase your faith to His sacrament. Dagdagan ninyo yung pananalig natin sa kanyang sakramento. Amen? Amen. Pumunta ko ni Ate Nunet, may lalaki na nahirapan na sa paglakad. So, may nag-assist yung asawa niya. Nag-assist sa kanyang paglakad. Kahapon pa po ito nangyari. Sabi ko sa asawa niya, sa husband niya, bro, nagsamba ka pa, lagi. Sa, nung hindi pa ako nagkasakit, Father, lagi akong sumasamba every Sunday. Sunod na tanong ko, nung umpisan ka ba? Matagal na, Father.
Yan ang malaking kakulangan mo. Kailangan natin ng Sacrament of Confession bago we receive the Sacrament of Eucharist. Amen? Amen. So, kumusta yung kalagayan mo ngayon? Father, nahirapan ako sa pagtayo, nahirapan ako sa paglakad. Hindi ko kaya maglakad without my wife dahil hahawa ako sa kanin. Sige, make a good confession. Pinakumpisan ko. No? So, after confession, in the anointing of the sikol, and then in deliverance natin, alam nyo, ang lakas na niyang lumakad after that. Father, ang kaan ng katawan ko. Then tumatanggap tayo ni Kristo, pero hindi kumpleto eh. Totoo, hindi. Tumanggap ka ni Kristo, pero may halong superstitious belief. Ang buhay natin, totoo, hindi. Ano sabi ni Kristo? Si Kristo, ibigin niyo ako ng buong puso ninyo, buong isipan ninyo, buong kaluluwa ninyo, buo. Buo pa ba yung pag-ibig natin? Nakuhaan na ng 1/4? Dahil sa ating superstitious belief? Hindi na buo! Ang tanong ko sa inyo, buo pa ba yung pananampalatayan nyo kay Kristo? Hindi na kayo sumasagot, no? Kaya tiga na kayo, no? Ano ba ito, buo? 1/4? 1/2? So yan, dapat natin buuhin 100% ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? So, ngayon, after sa blessing ko sa inyong mga religious items, mag-exercise ako, mag-solemn exorcism ako. Then may maraming mga hinaharas. Meron ding series of deliverance ang ginagawa natin dahil hindi makaya sa isang prayer lang. Pero ang pinaka, alam nyo, ang pinaka pangyarihan galing sa inyong pananampalataya kay Kristo. Di nagsimula yung healing eh. The power of healing. So mag-self-deliverance kayo sa pag-uwi ninyo. At sana nakatanggap kayo ng sacrament of matrimony sa mga nag-live-in ngayon. Ako po ay natutuwa dahil may nag-chat sa akin na more than 80 ka mga employees sa isang kumpanya magpakasal, no? At ako daw magkasal, no? So nag-communicate pa ako na anong schedule nila para excited niya ako eh. Just imagine more than 80 yung magpakasal, no? Lagi silang nakikinig sa programa natin. So sa punto for punto YouTube chat nila natin. So, meron tayong bagong programa sa Punto Pro Punto YouTube channel natin. So, dito sa YouTube channel, from time to time mag-live ako. At merong cellphone number bibigay natin. During sa live lang natin sagutin. No? So, makausap ako personal dun sa YouTube channel natin. So, may Facebook page din tayo. Yung hatid sundo niya, my Jesus! I trust in you. No. Maraming ka ng, mataas na yung edad mo. No. Jesus, I trust in you. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes. So, during conference namin dun sa UST last week, wala ako dito last week, conference tayo dun sa Manila, at bumili tayo ng marami. Yung sinishare namin ay galing sa karanasan namin at batay din sa aral ng simbahan. Anong sabi ng banal na kasulatan? Magbasahin ko muna ha. Dahil may nagtanong sa akin about mediums, yung papasukan sila ng mga espiritu, mag-ingat po kayo sa mga grupong iyan. Papasukan ng kaluluwa, makipag-usap sa mga kaluluwa sa namatay, at yung kaluluwa sa namatay, yung nag-suicide, papasok sa isang family members ninyo at mag-usap kayo. Bakit ka pa nang pakamatay? Sasagot naman yung espiritu, dahil sa'yo. So, ang tanong, sa Panginoon ba yan, yung medium,
tinatawag yung medium. At ikukot ko din yung teaching ng simbahan. Anong sabi ng simbahan about mediums? No? Natutuwa ba ang Diyos sa mga mediums? Tingnan natin mga kapatid ha. Search ko muna. Dahil ang Diyos ay hindi talaga natutuwa sa mga walang internet. Masama ba? Leviticus chapter 19 verse 31. You shall not turn to those that have familiar spirits, nor seek after medium to be defiled by them. I am the Lord your God. Ano? Makontaminate tayo, ma-defiled tayo. Kung lalapit tayo sa mediums, ano ba itong mediums? Papasukan ng mga kaluluwa sa mga kaluluwa, spirit sa mga anghel. Medium po yan. Anong sabi ng banal na kasulatan? Hindi po ito aking opinion. It is the word of God. Amen? Amen. May pumunta dito, sabi niya, Father, papasok sa aking katawan si Senior Santo Niño. At ang dami kong pinagaling, Father, taga Mabini, taga Bucol. Medium siya eh. No? You shall not turn to those that have familiar spirits, nor seek after mediums to be defiled by them. I am the Lord your God. Sino nagsabi nito? I am the Lord your God. Sa pagsabi ko sa social media nito, ang daming nagagalit sa akin. Pakialamin ng pari yan. Judgmental! Si Mama Mary ang pumasok sa akin. Sasabihin niya, sa demonyo. Anong sabi ng Panginoon? You will be defiled. Makontaminate ka. Kapag lalapit ka sa kanina, Leviticus chapter 19 verse 11. So punta naman tayo. Nandiyan sa kasulatan ha? Punta naman tayo sa official teaching ng simbahan. Anong sabi niya about mediums? Ito lang. Dahil marami tayong dapat pag-aralan sa mga teaching ng ating inang simbahan. Nabasahin natin. Sabi dito, all practices of magic or sorcery. Magkukulang. Mga black magician. No? By which one attempts to tame occult powers so as to place them to one's service and have supernatural power over others, mas mamangha ka. Gagabi yung kapangyarihan niya. No? Just imagine, nagawa niya yun. No? Pinagaling niya. Grabe! No? Ma-amaze tayo. Healing without sacrament is nothing. Healing and deliverance without sacraments are nothing. Kailangan natin ng sacrament. Then instituted by the church yan. But ayun, even if this were for the sake of restoring their health, hindi lahat ng healer ay galing sa Diyos. Even if for the sake of restoring your health, ang dami sa inyo pupunta sa mga manggagamot. Pupunta dahil gusto niyong gagaling. Mas importante, nagagaling ako. Yan ang pinaka-importante ko. These practices are even more to be condemned. Ano sabi ng simbahan? Uy. Tatanggapin ba natin? Official teaching sa simbahan ko ito. Ang sinasabi ko sa inyo ay hindi kay Father Darwin. Wala akong doktrina. Uy. Kung may pari na hindi sa sang-ayon ito, mag-question tayo, mag-doubt tayo sa pagkapari niya. Hindi siya sumusunod sa aral ng simbahan. Ano? Should be condemned. These practices are even more to be condemned who accompanied by the intention of harming others. Mantong sorcery. Or when they have recourse to the intervention of demons wearing charms, yung mga amulets,
is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The church, for her part, warns the faithful against it. Recourse to the so-called traditional cures. What's that? Traditional cures. Mga faith healers. Alam mo rin yun? Ito po. Does not justify. Ano? Does not justify either the invocation of the evil powers or the exploitation of another's credulity. So, bisan pa, yung mga traditional faith healers, ay hindi kailangan nating alapin. Nasaan bang medium nito? Atras tayo sa 16. Atras tayo sa 16. So, medium yung na-highlight natin. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future. Excuse mo na. Nawala. Naputol. Ah, ito. Consulting horoscopes. Wait, kasali pa lang horoscopes. Oh. Ano ka ba? No. Cancer? No. Hindi ko cancer, ulcer. No. Astrology. Oh, kasali dito, ha? Sa official teaching po, ito na simbahan. Palm reading. Oh, yung pahula. Brad, magkakaanak pa ba ako? No. Ano pa? Interpretation of omens and lots. Paswerte. No. Pupunta pa ako sa lugar na ito or kung sasali ba ako sa gera, mamatay ako, hindi. No. The phenomena of clairvoyance related sa panghuhula. And recourse to mediums. Dito ang mediums, ha? Yung mediums, ang papasukan ng mga anghel. Delikado po yun. So, it is the official teachings of the church, all forms of divination. Hindi niya sinasabi, some forms of divination. Bakit divination? Dahil a-appear yung mga demonyo as angel. Okay? Naintindihan niyo? Divination. Yung mag-appear sa inyo, magpakilalang siya ay si San Miguel, huwag kayong maniwala. All forms of sino ang mag-design niya na officially totoo yung nagpakita sa iyo na anghel, ang simbahan, hindi kayo. Never be a judge of your own. Ano? Never be a judge of your own. Amen? Amen. Sa pag-uwi ninyo po, dahil makatanggap kayo ng sacrament, you can do deliverance to your house. And then make a cares, confession, adoration. Kneel down before the adoration chapel, before the Blessed Sacrament, and then renounce everything. Pinupost ko po yung solemn renouncement sa Facebook page ko po. No? Para po yan sa inyo. Dahil wala po yan sa aklat ni Father Sikia. Nandito lang po sa aklat ni Father Kabadi. No? Please pray it with great devotion. Then yung ancestors natin, yung mga generational curses, mayroong prayer doon. Generational sins, mayroong prayer din doon. No? Renouncement. And then renouncement of all occult involvements, pact, covenant. Dahil hindi natin alam, yung lulu natin, may pact with the occult spirits. Dahil na kasanayan natin na kung mag-harvest tayo ng palay, anong gagawin ng mga lulo natin? Magpadiwata. Magpadugo. Totoo, hindi? So, yan. Ang katotohanan. So, let us continue to sacrifice for purification. So, marami sa atin na na-oppress talaga. Biblical ba yung oppression? Biblical! Saan mo masa? Acts of the Apostle, chapter 10, verse 38. Jesus is sent by God. Ulitin nyo. Jesus is sent by God to heal all of the oppression of the evil spirits. Ano? To heal
All. Hindi niya sinasabi na to heal some. Grabe, natutuwa ba kayo ngayon? No? To heal all. Ang ginagamit niya ay all, not some. Luke chapter 19, verse 10, 10 to 19 to 20. Babasahin ko muna ha, para ma-inspire kayo. Ito po yung naka-inspire sa akin na talata. Luke, at kung may mag-react, huwag lang kayong matakot ha. Dahil doon pa na po yung may mag-react. Say the mystery. At dito ako mag-exercise at 2 p.m. Dito ako mag-exercise. And then, may siniseries natin. Mayroon din isang taon na dahil grabe yung legal sa demonyo. May legal right yung demonyo sa kanya. Ano ba yung legal right? Kinoconsecrate siya kasi sa kanyang mayroon na po lolo. Tayong temple as sa Junsan. Offering to the unclean spirits. No? Meron kaming tatlo na siniseries. Meron din bago. Marami na din na libre sa awa ng Diyos. No? Praise the Lord. Kung ilan lang ang hindi pa na libre. So ngayon, i-series natin mga 4 siguro. Yung 5 yung siniseries natin na hindi pa na libre. More than a year na yung iba. Yeah, iba din is more than 5 months. Pero yung iba, mga bago din. No, makakatabinin nyo mo bigla lang mga ganyan. At huwag kayong tatakbo. Ha? Then mag-deliverance tayo. Ngayon. At then, kayo na magpatuloy mag-deliverance. Alam nyo, ang daming pinagaling ni Kristo sa prayer ng simbahan. Amen? Amen. At kung hindi din kayo pagalingin, consult your doctor, listen to their medical advice. Kung ang sakit ninyo ay natural, you need doctors. Ibigay naman tayo mga fanatic dito. Amen? Amen? Listen to the doctors, follow their medical advice. Kasi wala Kristo na tayo sabi niya, schedule sa Junsan. Sabi ni Kristo, kung gusto mo mag-contact ka na niya number, ang may sakit, ang nangangailangan ng doktor. Ang wala sakit, hindi nangangailangan ng doktor. Amen? 9-1 Salamat tayo sa mga kasama parin natin 1, 0, dahil ibinigay namin 7, si Kristo 7, sa inyo through the sacrament of confession, anointing of the sick. No, wala pong bakit yan. Every po yan. No? At sa mga hindi na makalakad, please ask the case officer to receive the Holy Eucharist. Okay? Lalo-lalo lang yung may sakit na stage 4, please tell them that I want to receive the body of Christ. Ang ibibigay namin sa inyo yan. Yung mga makasimba pa, huwag na kayong humingi. Wala namang misa ngayon. So, kung paano man tayo, we receive Jesus. Yung sasabihin ng iba, yung mga born again, accept Jesus as personal Savior and you will be saved. Totoo ba yun? Sino nakatupad nun? Katoliko. Personal na tinatanggap mo si Kristo, Katoliko. Saan natin personal matanggap si Kristo? Verbal lang yun eh. Yung sinasabi ng mga born again, verbal acceptance lang yun kay Kristo. Ang totoong tumatanggap kay Kristo, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Amen? Amen. So kung tinatanggap mo si Kristo, ang ulo ng simbahan, pero dinininay mo yung katawan niya ang simbahan. Diba? Ang ulo, si Kristo. Ang simbahan, ang kanyang. Oh. So kung ang katawan mo ay tatag ni Kristo, ay tatag ni Felix Manalo, o hindi, yan kompleto. Hindi personal. No? Half lang. Yung dito lang tinatanggap mo, yung liig. Hindi buo. Ano ba Kristo sa inyo? Hindi, walang katawan. Anong tawag sa taong walang katawan? Manananggap. Amen? Hindi lang natin, nasakop tayo sa tunay ng katawan ni Kristo. Kumplito po. Tinanggap natin si Kristo as head. Tinanggap din natin si Kristo as His body, the church. The mystical body of the church. Amen? So yung nagsasabi na tinatanggap po na ba si Kristo na personal Savior mo? Matagal na! During baptism,
We are incorporated to, completely, to the body of Christ. Amen? Through sacrament of confession, personal mong tinanggap si Kristo. And when thing of the sick, tinatayo ng Kristo yan. Official teaching sa simbahan po yan. Hindi po yan personal opinion ni Father Darwin. Amen? At lalong-lalo na kung tatanggap ka sa katawan ni Kristo, the bread from heaven. Amen? Amen. So, bigyan natin papuri ang lahat na nandito. No? So, tayo ang nakatanggap ni Kristo personal, hindi verbal. Ang mga born again, verbal lang. Verbal lang tinatanggap nila si Kristo, pero tayong Katoliko, na naglinya ngayon sa Sacrament of Confession, tinanggap nyo si Kristo personally. And when you receive the Eucharist, the totality of the person of Jesus, His divinity, His humanity, is being received through Holy Communion. Amen! Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Bigyan natin papuri ang Diyos. So, yung mga may malubhang karamdaman, anong the best advice ko sa inyo? Magsamba kayo araw-araw. Subukan ninyo. Ang daming binabago ni Kristo. Hindi natin kaya baguhin yung sarili natin. Wala tayong kapangyarihan na baguhin natin sarili. Pero si Kristo Almighty. Amen? Amen! So ngayon mga kapatid, mag-bless ako sa mga religious items ninyo, ha? By the way, ang proceeds sa mga religious items na na-avail ninyo, tinutulong natin sa mga Saturday at sa mga scholars. Kanatay, so, scholars and natin, evangelization. More than 30 na ang contact number sa Jilisan na tinutulungan sa ministry na si Brad ay 17 seminarians po. 09915 para kung umatay si Father Darwin, may papalit. Amen? 9776. At patuloy hanggang sa huli ang ministry ni Kristo na in-entrust. So, dyan lang kayo sa inyong upuan, ha? Para i-bless natin. Yung mga OFWs na wala silang malapitan na pari, ulitin yung mga family circles ninyo, pwede silang makatuon, maka-live sa YouTube channel natin. Amen? At kung merong pari mag-bless, go to them. Lahat ang pari maka-bless sa mga religious items natin. As long as they use the Roman rituals. Anong ginagamit nila? Roman rituals. At sa pag-uwi ninyo, please make a deliverance to your house. Huwag kayong matakot. Gamitin ninyo yung mga sacramentals na yan. Okay? At kung may mga occult objects kayo, i-renounce ninyo yung, i-dispose ninyo through renouncement sa mga occult objects ninyo. Pwede nyo ilibing sa inyong lupa. Parang hindi na tapok deribitaw. Dagan kayo mong i-dispose. No? Mahimulang basurahan din at itong office. Pwede na nyo ilibing at i-write yung verses and see.